Usapan natin ang kape, kung mabuti o masama sa iyo. O mahilig ba kayo kape? Bibigay ko sa inyo yung medical evidence, ha? Mga good and bad. Actually, ang benefit ng kape talaga galing sa mga antioxidants. Marami siyang antioxidants, itong mga polyphenols, nandiyan talaga yung benefit niya. So, not so much sa mga vitamins and minerals na hindi naman ganun kadami. Merong mga benefit siya eh. Oo. Ang talagang benefit ng kape, sa mental alertness, mas gising, sa mga puyat, yung iba nag-aaral, pwede yan, nakakatulong for memory. Yun talaga nakita nila, proven yon. Meron din mga sakit na matutulungan yung kape. Possibly beneficial, hindi 100% sure, pero baka makatulong. Yung mga may history ng diabetes, may lahi ng diabetes. So, yung minom na kape, parang mas hindi magkakaroon ng diabetes. Yung mga may heart failure, yung may history na mahina ang puso, minsan nakakatulong din to. Yung mga may problema sa utak, Parkinson's disease, lahi ng ulyanin, Alzheimer's disease, mukhang may tulong ang kape. Ano yung mga sakit na hindi tayo klaro kung may tulong o wala? Sa ngayon, sa cancer, iba-iba yung pag-aaral. May pag-aaral, beneficial ang kape sa pag-iwas sa cancer. May pag-aaral na parang walang benefit. So, hindi tayo clear. Ano naman yung mga sakit na tingin natin ay hindi maganda ang kape? Diba? Tulad na sinabi ko, nabigay ko na yung benefits. Diba? Kung yan ang concern ninyo, bagay sa inyo. Diba? Pero pag nandito naman kayo sa mga meron kayo kondisyon na papunta dito sa mga side effects niya, baka hindi maganda sa inyo ang kape. Ano itong mga possible side effects? Yung mga may nervyos, okay? May nervyos, makabog ang dibdib. O, pag uminom na kape, lalo maninervyos. So, yung mga bagay na mabilis ka na. Mabilis ka na manervyos, di ba? Mabilis na tibok ng puso mo. Mapapabilis ka lalo, di ba? Yung high blood, mataas na blood pressure mo, hindi controlled. Di ba? So, baka lalong tumaas blood pressure mo. Sa pag-ihi, yung hindi mo makontrol yung ihi, ihi ng ihi, di ba sa gabi maraming beses, pag-ihi mo parang hindi mo maubos lahat, pag uminom ng kape, mas napapaihi pa kasi diuretic siya. Okay? Tapos, pag sanay ka uminom ng kape, let's say 3 cups a day, tinigil mo, may withdrawal symptom siya. So, parang hahanap-hanapin mo. So, yung mga pag mabilis na sa'yo, lalo nagpapabilis pa tong kape. Katulad sa akin, meron akong palpitation, di ba? Tsaka pag nag-try ako ng mataas yung kafe, talagang pinapawis-pawisan. Oo. Pero tulad na sinabi ko, benefit niya doon sa mga mababagal. O, di ba? Mabagal mag-isip, mabagal mag-exam, yon mas may tulong sa inyo. Ngayon, itong mga side effects naman, depende sa taas ng caffeine. Pag mataas yung caffeine na iniinom mo, doon talaga may side effect. Parang ito, brewed coffee, mataas ang caffeine niya, 155 milligrams. Yung nitro, malalakas pala itong nitro, 215, matapang. Diba? Pero yung mga decaffeinated, yung decaffeinated, walang caffeine, mga 5 milligrams lang, so mababa yun. Ang mga tsaa, meron din caffeine, pero yung mga black tea, green tea, pero mga 40 lang yun eh. Mga 40 or 50. Ang soft drinks, yung maiitim na soft drinks, di ba? O, may 40 milligrams din yan. Kaya masarap din yung mga soft drink. May konting caffeine din yan. Oo, pero yung tsaan na mga flower lang, katulad ng mga chamomile, walang caffeine yan. So, pwede ka decaffeinated kung meron kang problema dito sa mga side effects. Tapos, syempre, sa pag-inom ng kape, eh, ang pinag-usapan nating benefit sa black coffee. Pag nilagyan mo ng maraming ice cream, whipped cream, gatas, extra sugar, ay magiging parang ice cream na siya, di ba? Parang matamis na siya. Hindi na ganun ka-benefit. Isa pa, may isang pag-aaral ngayon na parang nakabawas din siya sa suicide risk and depression risk. Kasi ngayon mga depressed, mabagal eh, di ba? Mabagal sila mag-isip. So, pinapabilis niya. Okay? So, in summary, masasabi ko lang, kung dati na kayo umiinom ng kape, 1 to 2 cups, okay naman kayo, tuloy nyo lang. Diba? Nasanay na kayo sa pag-inom, walang problema. Pero para sa akin, siguro maximum hanggang mga 3 cups lang. O, para sa Pilipino.
Kung 4 cups or more, sa tingin ko masyado na marami, lalo na kung matatapang na kape ang iniinom ninyo. Pero sa mga hindi mahilig uminom, na hindi naman talaga umiinom, like ako, may palpitation. So para sa atin, medyo mas maganda, iwas na lang sa kape. So ang kape hindi para sa lahat. Kung okay kayo, ituloy natin. Pero kung tulad natin, sinasabi natin may konting high blood, may anxiety, kulang sa tulog, minsan hindi ka rin nakakatulog, hindi bawas-bawasan mo yung kape mo. Sana nakatulong tong video para sa inyo. God bless po.